ang panunungkulan ni Manuel E. Rojas sa Ikatlong Republika ng Pilipinas. Si Manuel E. Rojas ang huling pangulo ng pamahalaang Commonwealth. Siya ang unang pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas at ang ikalimang pangulo ng bansa mula Hulyo 4, 1946 hanggang April 15, 1948. Siya ay nakilala sa katagang ang kapakanan ng lahat ng tao ang pangunahing tungkulin, hindi kailangan ang Panginoon o alipin sa sistema ng ating kabuhayan. Dulot ng epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig sa ating bansa, marami ang mga suliraning kinaharap ni Pangulong Rojas. Ilan sa mga suliraning kanyang kinaharap ay ang sumusunod: pag-aangat sa lugmok na ekonomiya ng bansa na sadyang naapektuhan ng ikalawang digmaan, pagpapanatili ng bansang seguridad na nanganib sa hinang pagkilos ng mga hukom, pagbubuklod sa mga Pilipinong nahati dahil sa issue ng kolaborasyon. Ito ang sigalot na humatis sa samahang Pilipino, lalo na sa mga leader nito sa dalawang pangkat. Naging malambot ang posisyon ng pamahalaan laban sa mga collaborator. Siya man ay nakipagtulungan sa mga Hapones noong panahon ng digmaan, naniniwala siya na hindi lahat ng collaborator ay dapat na ituring na taksil. Noong Enero 17, 1948, nagdesisyon ang Korte Suprema na ang pagkakahirang sa mataas na posisyon ng ilang Pilipino sa pamahalaan noong panahon ng digmaan ay hindi batayan ng pagtataksil. Ito ang naging batayan ni Rojas upang iproklama niya ang pangkalahatang amnestiya noong Pebrero 13, 1948. Sa pamamagitan nito, nagwakas ang issue ng kolaborasyon. Upang masolusyonan ang problema hinggil sa ekonomiya ng bansa, isinagawa niya ang mga sumusunod na programa at patakaran. Ang una ay ang pagsasaayos ng elektrifikasyon, pagsasanay sa mga gawaing bokasyonal, pagtatatag ng mga kaluwagan sa pagpapautang, paghimok sa mga kapitalistang Amerikanong mamuhunan sa Pilipinas, pagpapasiyasat sa mga likas na yaman ng bansa na humantong sa pagmumungkahi na kailangang magtatag ng mga industriyang mangangalaga at lilinlang sa mga likas na yaman ng Pilipinas. Sa panahon din ng panulungkulan ni Rojas ay binigyan ng pansin ang pagpapalaki ng produksyong magpapaunlad ng industriya at pagsasaka. Maraming korporasyon o samahang itinatag upang mangalaga sa kapakanan ng mga magsasaka gaya ng mga sumusunod: ang National Coconut Corporation o NACCOCO, National Rice and Corn Corporation, NARIC, National Abaca and Other Fibers Corporation, NAFCO, at ang National Tobacco Corporation o NTC. Binuo rin ni Pangulong Rojas ang Rehabilitation Finance Corporation o RFC upang tulungan ang mga tao at mga pribadong kumpanyang makapagsimula muli at makapagpanibagong buhay. Sistema ng pangasiwaan ni Rojas. Sa ilalim ng pangasiwaan ni Rojas ay mahigpit niyang ipinatupad ang patakarang pro-American at anti-communist. Sa kanyang termino, nangyari ang matibay na pakikipagsundo ng Pilipinas sa Amerika ukol sa sumusunod: pagpapanatili ng mabuting relasyon ng Amerika at Pilipinas, pagtatayo ng mga base militar ng mga Amerikano sa bansa, pagtiyak sa alalay ng tulong ng Amerika sa bansa sa panahon ng digmaan, pagpapatibay ng parity rights na dumaan pa sa isang plebisito noong Marso 11, 1947,
na nagbigay ng Estados Unidos sa karapatang gumamit at luminang sa yamang likas ng bansa. Pagpapatupad ng Philippine Act of 19 na nagsasabing ang Amerika ay malayang makipagkalakalan sa Pilipinas. At ang pagpapatibay ng Philippine Currency Act na nagsasabing ang Amerika ang kokontrol sa pagpapanatili ng halaga ng ating pananalapi. Ang panunungkulan ni Rojas ay madaling nagwakas noong April 15, 1948 sa Clark Air Base, Angeles City. Matapos siyang magtalumpati, siya ay inatake sa puso na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Umalilis sa kanya ang halal na pangalawang pangulo, si Elpidio Quirino.